morning! Welcome back again to my channel. It's me again, and at ang my baby, Bilan. So, busy siya manood na kung ano man sa kanyang tablet. Mga pangbatang palabas, like Cocomelon, mga ganun. So, ayan, tagigising lang namin ni Bilan. At kaming dalawa lang naiwan dito sa bahay. At, ayan nga. Day off ko rin ngayon. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko. At medyo tinatamad pa ako bumangon kasi medyo maaga pa. At ayun, mamaya malalaman ko kung anong gagawin. Siguro magva-vlog lang ako. So, ayan. Kaya ako nasabing dalawa lang kami ni Dylan ngayon kasi yung in-laws ko, yung asawa ko, pati yung kapatid ng in-laws ko, na lalaki. Nagpunta sila ng city kasi mamimili sila. So, nagpasya na akong hindi sumama kasi wala naman, kulang naman din yung sasakyan. Tapos, may iiwan. Di, kami na lang nagpaiwan ni Dylan kasi balikan lang naman. So, ganun dito guys. Ang ano kasi dito, 2 hours away pa dito mula sa amin. So, ayun, malayo, medyo malayo-layo. Tapos balikan lang naman, bibili lang ng kailangan, tapos uuwi na rin. So, hindi rin mag-enjoy. Kaya, nag-decide na lang ako na magpaiwan kami ni Dylan. Tapos, dun din kami bumibili sa city ng, ano eh, ng mga diaper ni Dylan, like mga paper towel, mga shampoo, yung mga ganun. Basta yung mga necessary lang. Pagkakailangan. So, yun yung Costco na tinatawag. Kasi sa Costco is wholesale. Doon yung parang bultuhan ka mamimili. Pero may kamahalan na din, di katulad dati nung wala pang COVID. Ngayon mahal na talaga. Kaya lahat ng presyo doon nagmahala na. Eh ganun talaga siguro dito sa Canada, no? Taas ang cost of living. And then ayun nga, nagtatanong yung mga kaibigan ko, meron ba diyang ganito, nagluluto ba kayo diyan ng mga katulad ng lutuin diyan sa atin sa Pilipinas? And ako naman sabi ko, oo, kaya lang hindi katulad diyan sa atin kapag ka bibili ka sa labas ng, 'di ba, paglalabas tayo may tindahan na agad, dito wala talagang parang ano talaga siya, market, like Walmart, No Frills, ganon dito. Para siyang hypermarket kumpaga diyan sa atin. Diyan sa atin kasi may tindahan na. Anytime wala ka ng sibuyas, lalabas ka lang diyan, bibili ka ng sibuyas, meron ka mabibilan. Dito, pag nawala ka ng sibuyas, kailangan mo pa mag-drive papunta doon, like 10 minutes kasi syempre may mga stoplights pa. Drive ka pa doon para lang makabili ng sibuyas. So, ganun dito. Wala ditong tindahan na katulad dyan sa atin na lalabas ka lang may tindahan na. And then, sabi nung mga kaibigan ko sa Facebook kasi nagtitinda ako ng mga merienda sa Facebook, no? Ba't di daw ako magtayo ng ano, ng karinderya dito sa amin? Ay, hindi pwede. Although, pwede nga magtayo ng business mo, pero syempre, mahal pa rin ang upa. Syempre, meron ding permit yon. May babayaran ka ng monthly permit. Tapos, yung mga kailangan mo. Syempre, mas malaki yung ilalabas mong puhunan bago ka mag-put up ng business. So, yun. Medyo, syempre, mahirap din mag-start ng business. Lalo kung dollar ang capital, syempre. So, ayun. Mahirap dito. Sabi, mag-barbecue daw kami dyan sa labas. Hindi katulad sa atin na magbebenta ng barbecue. Hindi pwede kasi malamig na. Ayan na sa labas. Umiiyak-iyak na siya. So, lalabas na kami. Hindi pa ako nakapagtiklop. Ayun o, gulo-gulo na. Let's go. Come on. Go down na. Marunong ka na bumaba eh. Oh, gusto niya magpakarga. Yan. Oh, ay, marunong siya bumaba. Oh. Go down. Sige, go down. Marunong siya bumaba eh. Let's go na, Dylan. Marunong siya bumaba.
Let's go. Go outside. Come on. Open the door. Open the door. Yay! So, ayan, makalat pa yung ano namin, kwarto. Ay. So, ayan. Mga din pala. So, ang oras ngayon is... Nako. Let's go! Come on! 9. Magna 9 na dito. 9 in the morning. So... Na. Yes! Naghanap ako ng pwedeng... I-almusal namin ni Dilang. Ayan. Itong adobo. So, ayan, may adobo dito. And then... Ayan, nilaga. Sabang nilaga. Ayan, ni Dilang. At ayun na nga. Balik tayo sa napag-uusapan natin, no? Dito lang yung daily routine ni Dilan. Pagising namin ng umaga, manonood siya ng Cocomelon's TV. And then, didiskarte naman ako ng mga gawain ko. So, ganun ang diskarte ko kay Dilan. So, hindi naman siya mahirap alagaan. Hindi ako nahirapan alagaan siya. Siguro nahirapan lang ako nung ano siya. 1 to 2 months. And then the rest, okay na. Super bait na bata. At ayun guys. Sabi niya aram samsam daw. Oh, go. Go up. Go up na. Hari, stand up. Ganon? Aram samsam? Sabi niya, ganon daw. Aram samsam daw. Ayan na. Aram samsam na. Yeah, go na. Ayaw mo naman. Ayaw niya. Ito na lang yung gusto niya. Gusto niya to eh. Yan namang gusto. Ay, hindi ko alam kung ano gusto nitong bata na to. Nilipat ko sa... Sayaw-sayaw, ayaw. Nilipat ko ulit, ayaw na naman. So, ayan. Dilan, please! So, ayan, hindi ganun kadali dito mag-put up ng business. So, siguro kung meron kang malaking kapital, like puhunan, siguro mas mabilis, mas madali. Tapos, kung business-minded ka talaga... Tapos, ayun nga, hindi ka dito pwede basta-basta magtinda without any permission ng munisipyo, hindi mo ipapaalam, ganun. Kasi dito talagang stricto, inaano nila yung mga, mas focus sila sa health, like ganun. Katulad nga sa trabaho ko, may inspection. So, yun daw yung pinakamahigpit na inspector sa buong international eh, ganun. So, yun. Che-check kung paano gagawin yung sandwich, like that. Tapos, kung paano, kung malinis ba yung store nyo, yung ganun. So, hindi ganun kadali. May mga kakilala naman ako dito na, tawag dito, mga friends ko sa Facebook, mga Pinoy. So, taga dito sila. So, nag-order sila. And then, ayun nga, nakakatuwa. Nasa sold out yung mga tinitinda namin, in-law ko na babae. So, ayun. Una kasi katuwaan lang, and then, yun, na rin kami, nagplano na kami na dagdagan, ganun. So, nakakatuwa. Yun, every day off, ginagawa namin yun. Wala siyang specific na date or araw. Araw kung kailan kami gagawa. Basta kung kailan lang kami day off. So, kung kami gagawa, yun, nakakatuwa lang kasi bukod sa nalilibang kami, kumikita naman kami kahit papano. Although, hindi naman ganun kalakihan kasi parang ano lang eh, libang-libang lang din. De, ayun, nakakatuwa. Tapos, yung mga puti, like yung mga Canadian. May mga Canadian akong classmate. May mga Canadian akong
workmates. Mga Canadian akong ano, si Dylan. May mga Canadian akong co-workmates. Pinapatikim ko yung like, yung purple yam, yung ano ba yun? Kalamay ube. Ayaw nila. So, hindi sila kasi ganun. Puro lang kasi sila tinapay pizza, mga ganun sila. So, sa next vlog ko siguro, tatalakayin ko yan kung ano yung mga hilig ng mga puti. So, yan guys. Kaya kami ni Dylan, si Dylan nag-aaya kumain. Inaaya ako dito. So, sa sundok lang ako. Ingay talaga. Ganyan yan. Magtitimpla rin ako ng chocolate drink. Carnation. So, yeah. Kain na kami ni Dylan. Ulam namin is yung adobo. No, it's still hot. Koy-koy. Kain muna kami guys, no? Mamaya na tayo mag-usap. Mamaya na ako mag-vlog. Sige na. See you later, alligator. So, ito na yung chocolate drink namin ni Dylan. So, ayan. Kain na muna kami guys ha. See you later. Hello. Vamos sila. Bao. So ayun. Tapos na kami mag-ano sa Lidila niyan. Inuubos ko na lang yung aking chocolate milk. Chocolate drink. Hot milk. Hot chocolate. Hot chocolate to. Tama. Ayun na nga guys, tapos na akong kumain kami dalawa ng anak ko. Busog na kami. Inulam ko nga pala yung adobo. Tiyan. And then, ayun na nga. Hindi na kami sumama kasi balikan lang naman sila. Bibili lang ng kailangan dito. Mga pang-ulam-ulam, ganon. So, ayun nga. Katulad ng sinabi ko kanina, 2 hours pa ang biyahe. So, pagpunta doon, depende naman sa bilis mo yon. Pagpunta doon, 2 hours, pabalik 2 hours. At, ayun, di rin naman sila magtatagal doon kasi may pasok din yung asawa ko ng alas 7, ng gabi. And then, ayun na nga, andun yung mga bilihin na kompleto, unlike dito kasi. Pero meron namang No Frills Walmart dito, pero hindi ganun kakompleto. Like, walang asin, yung asin na, ano, yung asin talaga, sea salt, like that. Tapos, meron naman ding Filipino store dito, pero hindi kompleto. Like, yung naghanap kami ng palabok, kasi nagtinda kami ng palabok. Walang palabok na tinda doon. Kaya, ayun, nag-decide sila na punta ng city, mamili ng mga, ano, pang patinda-tinda, ganun. So, ayun, ayos naman, yun, nakaalis na sila, kanina pa, mga siguro 8. Tapos ako, nagpabili lang ako ng rice flour, kasi nga, gusto ko yung mga dessert lutuin. Ayun, dun lang kami nakakabili ng, ano, mga bultuhan sa Seafood City. Meron kasi dong Seafood City, which is tindahan talaga ng mga Filipino foods, or mga kahit ano. And then, meron din dong TNT, mga Chinese naman, tapos Filipino, Asian foods, like that, ganon. Tapos, ayun, usually, last time nagpunta kami, naka 400 kami sa Seafood City, tapos naka 200 kami sa TNT. So, ayun, mahal ang bilihin dito guys, no? So, piruin mo yun, $600 times mo sa peso. So, magkano yun? Almost
20,000. Oh my goodness, 'di ba? Mahal talaga ng bilihin dito, guys. So, ayun lang na share ko sa inyo na hindi kami sumama ni Dylan, stay home lang kami. Lilinis-linis ako and then naglilikpit-likpit. So, ayun lang, guys. Yung nga, sana mabili nila lahat ng kailangan nila. And then, ayun lang, guys, no? Hanggang dito na lang ang aking vlog. Yun na, share ko lang sa inyo na 2 hours kami mula sa Edmonton City, which is the capital of Alberta, Canada. Ayun. Ayun lang, doon kumpleto kasi doon maraming pasyalan, mga malls, mga Asian grocery stores. Dito, meron namang Asian store pero hindi siya kumpleto, unlike doon. Kaya medyo may patong na pagdating dito. So, ayun lang guys, nung sabi ko sa inyo, ano, 600 plus ang aming budget kapag namimili. So, ayun. Tapos, plus yung mga kapricho. So, ayun, na last time, mga 1-2 ako, 1-2 kami. So, yun. Masaya naman. And yun na nga guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. So, ngayon na lang ulit ako napag-vlog kasi busy talaga sa trabaho. Pagod na ako pagdating ng ano, dito sa bahay. And then, alaga pa kay baby. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Babush!